Magandang umaga po. May gagawin po tayo ngayon. Euro 110. Ito po siya. Yan. Euro motor. Wala po siyang power. Tinroubleshoot ko po. Walang power to. Ito po ay naka battery operated drive na po siya. Kasi po dati po itong naka primary drive. Ito po siya yung dati niyang stator. Tinamaan po yung primary niya ito. Pati yung mga secondary niya, mga light coil. Hindi po ako yung gumawa una nito. Tapos po yung pangalawang trouble niya, yung pangalawang stator niya po ito. Pang Rusi na po. Dahil naka battery operated drive na po to. Sim lang po sila yung tama niya. Sim lang po. Parehas lang po sila oh. Yung tama niya, wasak sila. Oh, durog sila, durog. Oh. Bakit po ganyan? Parehas lang po sila. Parehas lang po yung mga tama nila. Yung pong unang gumawa nito, hindi po ako. Hindi niya po tinignan bakit ganyan yung pagkatama niya. Ngayon, naulit-ulit kamukha niya. O nakita ko po, yung magneto, kasi ito po ay dyan sa takip. Ganyan po yan. Yung arrangement po nito, ganyan. Yung pong stator nasa takip. Nasa takip po ng magneto. Papasok po yan sa magneto doon sa loob. Papasok po itong stator na to dito sa magneto sa loob. Dito po siya sa loob. Ganyan po yan sa loob po yan. Bakit po yung tama niya dito? Nakita ko po yung pong tornilyong talong ito lumabas, maluwang. Hindi po chinyak nung dating gumawa. Ngayon, dinala po niya dito yung may-ari. Chinyak ko po kaya tinatamaan yung stator niya. Nadudurog sila, oh. Nadudurog. Dahil po dito, yung tornilyong talong ito maluwang. Lumabas, tumama siya. Kasi ito, umiikot po ito eh. Ito, steady lang to. Naka-steady lang po ito sa takip ng magneto. Yan lang po siya, steady. Nasa loob lang po yan. Kaya kapag maluwag po yung tornilyo na ito, o kaya ito, maluwag, lalabas po yan, tatamaan nyo to. Matatamaan po ito yung stator. Ngayon po, yan, hinigpitan ko na po yan. At, stay lang po para bibili pa lang po ako ng ganitong pyesa. Ganitong stator niya. Okay. Tandaan po ninyo, lagi nyo pong i-check yung tornilyo ng magneto. Yung tatlong to, at saka ito, yung sa sigunyal. Ito. Pag pumaluwang yan, tatamaan po yung stator natin. Okay. Same lang po sila, oh. Same lang. Parehas lang po yung tama nila. Nakalimutan po nung mekaniko na gumawa nito nung una, na hindi niya hinigpitan yung mga tornilyo. Kaya parehas lang yung tama niya. Yung mga
Okay. Okay, yan. Nakabili na po tayo ng stator. Ito po siya. Bago po siya. Ito pong stator na to, meron po siyang primary. Ibabalik po natin siya sa original. Original niyang stator. Stator drive. Ito po kasi yung pinalit nila dati. Battery operated po to. Pang Rusi. Rusi 125. Wala po dito, walang available. Hirap. Ito pong motor na to, naka battery operated na po to. Ngayon gagawin po natin, ibabalik na po natin siya sa dating stator. Stator type. Nagawin na po natin siyang stator drive. Okay, aalisin ko po yung kanyang CDI na 4 pin. Ibabalik ko po yung dati niyang CDI na 5 pin. Ito, ito siya. 5 pin. Ito po yung original niya. Original na CDI, 5 pin. Okay. Ilalagay ko na po yung nabili ko. Nabili ko yung stator. Ito po siya. Kamukha nito. Ito po yung original. Original po to. Katulad po na sinabi ko, dahil binatari yung operated na siya, itong pangalawang stator niya. Naka-battery. Ah, alisin ko na po yung pagka-battery operated niya. Nalagay ko po yung dati, yung original. Okay. Tara, gamit na po natin. Yung pulsar po niya dito po yan. Trigger pulsar. Trigger pulsar. Okay, nalagay na natin. Oh, ito yung wire na to, ilagay nyo dun sa likod niya. Ito, sa loob ha. Ganyan nyo yan para hindi makahit ng magneto. Okay. Ganyan lang po yan. Pagkatapos, wiring na po natin. Same color lang po yan. Itong puti, itong puting ito, ito po yung charging coil, ito yung light coil. Bisan itong puting ito, bisan kulay pink ito. Kahit po magkabaligtad dyan, itong dalawang to, okay lang. Walang problema. Okay po. Pulsar po ito, trigger pulsar. Ito po siya. Same color lang po sila. Blue-white. Blue-white po siya. Ito po yung sa primary. Positive. Ito po yung positive. Ito po siya. O, alisin na po natin itong kinumber ka. Pang, ano po ito yan? Sa, ginagamit lang po ito sa battery operated. Ito po dito yan. Okay. Okay, balutin po natin siya ng electrical tape para maiwas po yung pagka-grounded. Yan lang po, balutin nyo po ng maayos at paigi.
ayan po na 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 ibalot na po natin siya. Yung mga pad, balutin nyo po ng maayos yan para maiwasan ang ground, pagka-ground. Okay po. Ibalot na po natin to. Lalagay na po natin. Gamit po ang apat na tornilyo niya, 8 mm. Yung mahaba sa ilalim. Ito po yung CDI niya na 4 pin. Panglipad 110. 4 pin po yan. Ibabalik ko na po yung dati niyang CDI, yung 5 pin. Dahil po naka primary drive na po to. Primary type. Okay po. Okay, naka-arrange na po siya lahat, okay na lahat. Ayan, pati naka-tape na, pati yung CDI niya. Pati yung CDI niya, nalagay ko na yung 5-pin, 5-pin CDI. Inalis ko na po yung 4-pin. Hindi na po siya battery operated yan, ano na siya. Primary type na po siya, primary drive. Okay, pa-underin na po natin. Like and share. Maraming salamat po sa inyo. God